Guys, kung wala pa kayo speed test, download lang kayo sa Play Store. So, click lang natin itong speed test. Then, wait natin mag-open. Pantayin natin. Click natin itong go. Then, wait natin yung result. So, dito natin makikita kung gaano kalakas itong M-Data APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 26ms lang. Then, yung jitter niya is 10ms. So, ibig sabihin guys, pag mababa yung ping, mababa yung jitter. Stable na stable talaga yung binibigay na internet connection nitong M-Data APN. Antayin natin guys yung final result ng download Mbps niya. Kung makita nyo guys yung final result ng download Mbps niya is mamapalo ng 41.6 Mbps. So talagang mabilis guys kahit naka... So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So yung mga tinuro kong APN nung nakaraan, kung hindi compatible sa inyo at hindi gumagana, ngayon guys, itry nyo to, baka sakaling gumana na. Kasi guys, nakadepende pa rin sa location nyo kung compatible yung APN. Kaya once na hindi gumana, ibig sabihin guys, hindi yan compatible. Pero once na compatible yung APN sa inyong location, mas maganda. Kasi talaga makakaranas kayo ng high speed na internet connection using mobile data. Ngayon guys, simulan na natin. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin tong settings. So click natin yan. Then once na maklik mo na yung settings, pumunta tayo sa SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay dual SIM or mobile data, so same lang yan, tap lang natin. Then once na maklik mo na yan, automatic mapupunta tayo sa mga numbers ng cellphone natin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Papa TNT, Globe, Smart, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, at kahit anong SIM card compatible. So pipiliin ko itong SIM 1, click lang natin. Then once na maklik mo na at mapili mo na yung SIM card na gusto mong gamitin, i-scroll down mo siya. Sa baba guys, may makikita kayong access point names or APN. So ito yon, tap lang natin. Then once na matap mo na yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan, may plus sign dyan or add button sa ibang device. Kung ano makita nyo, plus sign or add button, same lang yan, tap lang natin. Then once na matap na natin yon, dito tayo mapupunta. So mag-fill out tayo dito guys ng bagong APN. So simulan natin mag-fill out sa name. Click na nitong name. Then ilagay natin sa name, capital letter M, data, APN. So yun yung name ng ating APN, M-Data APN. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN. Tap natin tong APN. Then ilagay natin dito, mdata.net.au. So yun guys, yung ilalagay natin sa APN, mdata.net.au. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa MMSC. Click natin tong MMSC. Then ilagay natin dito, http://mmsc.mdata.net.au:8003. So yan guys yung ilalagay natin, http://mmsc.mdata.net.au:8003. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa MMS proxy. Click natin itong MMS proxy. Then ilagay natin dito 10.1.1.180. So yun guys, yung ilalagay natin sa MMS proxy, 10.1.1.180. So click natin yung OK. Sunod guys, pumunta tayo sa MMS port. Click natin tong MMS port. Then ilagay natin dito 80. So yan lang yung ilalagay natin guys, 80. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN type. Click natin tong APN type. Then ilagay natin guys dito sa APN type, default, comma, SUPL, comma, MMS. So yan guys, yung ilalagay natin sa APN type, default, comma, SUPL, MMS. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN protocol. Click natin itong APN protocol. Then guys, dapat nakaset yan guys sa IPv4/IPv6. So sa pinakababa, yan yung pipili natin, IPv4/IPv6. Sunod guys, pumunta tayo sa APN roaming protocol. Click natin itong APN roaming protocol. Dapat guys, yung nakaset yan is IPv4 lang. So sa pinakaunahan, yan yung pipili natin, IPv4. Tap lang natin.
Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click natin itong bearer. Guys, dapat yung naka-check lang dito is unspecified para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once na guys, na-check mo dyan yung LTE, tapos yung cellphone nyo guys, hindi capable ng LTE, so 3G lang siya, automatic hindi gagana yung API na ginawa natin. So ang gagawin natin guys, unspecified lang dapat yung naka-check. So click natin itong OK. Guys, double check nyo kung tayo yung pagkakalagay ng name, APN, MMSC, MMS proxy, MMS port, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung API na ginawa natin sa ating device. Pag okay na, kailangan na natin ito i-save. So sa ibang device yung save nakalagay sa taas, sa bandang kanan. Pero dito guys, kailangan natin pindutin yung tatlong tuldok sa kanan para lumabas yung save. So click natin itong save. Automatic guys, na-save na yung ginawa nating mData APN. So ayan na siya guys, sa baba, mData APN. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin itap itong bilog. Then once na natap natin itong bilog, automatic yung mobile data nyo sa taas is mawawala at lalabas ulit. Kasi nga, magbabago yung APN nya. So tap natin para ma-activate. Automatic guys, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga, na-refresh yung signal. Ngayon guys, subukan natin mag-speed test at dito natin malalaman kung gaano kalakas at kabilis itong ating mData APN na ginawa. So pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa speed test, download lang kayo sa Play Store. So click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. Pantay natin. Click natin itong go. Then wait natin yung result. So dito natin makikita kung gaano kalakas itong mData APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 26ms lang, then yung jitter niya is 10ms. So ibig sabihin guys, pag mababa yung ping, mababa yung jitter, stable na stable talaga yung binibigay na internet connection nitong mData APN. Antayin natin guys yung final result ng download Mbps niya. Kung makita nyo guys, yung final result ng download Mbps niya is mamapalo ng 41.6 mbps. So talagang mabilis guys, kahit naka-APN ka lang. So napakalabit guys, kasi kahit APN lang siya, malakas siya. Isipin mo guys, APN lang yung gamit natin, pero pumapalo siya ng 41.6. So yung upload Mbps naman niya guys is 9.57. So overall guys, talagang mabilis, stable, at maganda gamitin sa mga gaming, sa pag-browse ng mga social media apps, sa panonood ng video sa YouTube, at sa mga streaming. So guys, disclaimer, hindi porket ganito kalakas yung aking download Mbps is katulad din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo guys, pwede rin mas mabagal. Pero nakadepende pa rin yan guys kung compatible yung APN sa inyong location. Basta compatible yung APN, mas maganda. Kasi nga makakaranas kayo ng high speed internet connection gamit itong APN. Pero kung hindi naman compatible, walang problema. Kasi lagi naman tayo gumagawa ng mga bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na MindTech PH. Thank you and God bless all.